sa pamamagitan ng paggawa namin ng sketching all together, nakikita namin yung mga ibig namin isalarawan. Kagandahan dun sa group, hindi siya nagdi-discriminate o walang judging na, oh, yung pangit ng gawa mo. So, tatanungin niya, no, bakit pwede itong picturean, no, but yung experience kasi, kumbaga, inside itong visual na journal. Ano. Malang araw, yung mga sketches na yun, yun yung magiging evidence na nandun ka nung time na yon na yung structure or yung mga tao, yung activities na drawing mo is nangyari, no? So, urban sketching is basically magka-capture the moments time na may kumuha na attention mo sa mga paligid. Usually, ang drawing nito mga landscape eh. Pero pwede rin naman mga ano, daily activities ng tao o kaya isang architectural features, buildings, structures na may istorya and gusto mong may preserve in a way ng pag-sketch. Kami mismo yung pumupunta sa mga sites or sketch up front. So, yung mga nakikita namin, hindi siya through photographs, references, but real time. Ano yung nangyayari sa ngayon? Yung experience kasi, kumbaga, inside itong visual na journal, ano yung mga na-observe mo, anong ginagawa ng mga tao. So those answers na ikaw as someone who's drawing lang, nai-interpret mo. Actually, di ko nga alam na urban sketching pala tawag dun eh. Nag-on-site drawing lang ako. Ano. Nalaman ko na lang may group pala ng mga ganito na like me, who also does drawing, you know, up front. And then, uy, urban sketching. So, I actually joined the Facebook group 2014 and then recently lang, no, mga March 2022, organizers of urban sketchers, they started, no, calling again for group sessions. And first time ko sumama as a group. Kagandahan dun sa group, hindi siya nagdi-discriminate o walang judging na, oy, ang pangit ng gawa mo, oy, maganda yung gawa nito. So, kung makikita nyo, diverse yung dito sa mga postcards, makikita nyo, iba-iba yung style. Kaya subjective siya. Kung mga tao, iba gusto ito, iba gusto pen and ink lang. Madami kasing medium eh, pwedeng pencil lang katulad ng ginagawa ng iba. Yung iba naman, marker. Yung iba, watercolor. Yung iba, they go as much as oil pa sa plein air. Yun yung kagandahan kasi wala siyang limitation kung anong gagamitin mong medium. Before, gumagamit pa nga kami ng twigs eh. Yung sanga. Sa pamamagitan ng paggawa namin ng sketching, all together, nakikita namin yung mga ibig namin isalarawan. Dahil yung bawat grupo namin ay may kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang gustong sabihin o kanya-kanyang pagsasalarawan. Yun ang nakapaloob sa tinatawag na Urban Sketching Manifesto. So kahit hindi ka naman magaling mag-drawing, hanggat meron kang gustong ipaabot ng mensahe, kahit bata ka man o matanda ka man, matututo kang mag-sketch dahil lika sa tao ang isang manlilika o artista. Para makuha mo talaga yung kahalaga ng urban sketching, mahalaga dito yung tinatawag na historical or educational relevance. Kaya kalimitan, ang urban sketching, kinakwento namin yung tinatawag na pangalan ng kalsada, pangalan ng building. Dahil sa pangalan ng kalsada, dun mo makikita kung bakit naibigay yung pangalan ng kalsada. Bago bigyan ng pangalan ng yung isang tiyak na lugar, may pinagmulan siya. Yung one way of preserving it, documenting it, for the moment na yung na-drawing mo, yung na-capture mong mga sketch is, mapapakita mo sa mga susunod generation. No? Hiniling mo na sana ganito pa rin siya, balang araw makita ng mga susunod generation. And then, balang araw, yung mga sketches na yun, yun yung magiging evidence na nandun ka nung time na yun na yung structure or yung mga tao, yung activities na drawing mo is nangyari, no? So may idea or merong references tuloy yung mga susunod na generation na ganun pala nangyari noon, ganun pala yung building dati, no? Kasi inevitable yung pagbabago or yung structure na to na napaka-historical or napaka-culturally important, baka pagdating ng 10 years old, wala na, di ba? So,
that's one way of capturing it and then sharing it to the next generation for them to appreciate naman. In a sense, pagka-capture ng identity yun. No, and then may pagmalaki nila na, oh, may ganito pala tayo dati. Marami tayong heritage buildings and makikita doon sa mga subject natin, ano yung mga ginagawa ng tao, ano yung mga buildings na dinodraw natin, ano yung style niya, and even yung conditions, no, yung reality. Una siguro as an architect, ano, it enables you to observe real-time ano yung nagaganap. And of course, as an artist, yung buhit kamay, very important yan. It's not only a visual art form, but also a communication tool. No? Kung sino man nakakita nito, naiintindihan nila, ay ito pala yung nakikita mo, ito yung na-interpret mo. And for those na non-architects, you know, it's another form of journalism, masasabi ko, na na hindi lang literally, but very visual. And ito yung naalala ko, no? Every drawing is a story beneath that, and yung mga personal experiences ng mga artists behind it. Usually kasi, yung ibang nagsisimula rito, ginagamit lang nila yung urban sketching sa lull time. Kung mahilig ka kasi mag-drawing, tapos nasa restaurant ka, inaantay mo yung kasama mo, ini-sketch mo yung nakikita mo. So yun lang yung simula eh. So kung may lapis ka tsaka may papel, pwede ka mag-urban sketch. Sa mga kabataan, maganda tong bagay dahil sa sketching, matututo kang mapag-aralan ang lugar, kung ano yung kwento dun sa lugar. At kung paano ka malilibang at mauubos mo yung oras mo sa isang magandang bagay. Ang pag-i-sketch ay magiging magaling ka kung pang-araw-araw mo siyang iibigin na gawin o ipapractice. Wala naman siya masyadong rules. Basta we draw pictures, we share drawings, one drawing at a time. Mula sa pagsasaliksik, video shoot at editing, ang Lab City ay ginagawa ang aming 200% effort para ibahagi sa inyo mga inspiring contents. Kung gusto ninyo ang mga ginagawa namin, meron 3+1 ways para maipakita ang inyong mainit na suporta. Una, mag-share at mag-subscribe sa aming mga video. Pangalawa, pwede din kayong mag-email kung meron kayong suggested contents na swabing i-feature. Kami rin ay open sa witty minds katulad mo upang makisaya at maging bahagi ng Lab City crew. Kung gusto nyo naman na ibahagi ang inyong kwento o i-promote ang inyong negosyo, pwede nyo kami makatrabaho. Kung sa kategory man pasok ang trip nyo, please check the link below for more info. Kung nais ninyong sumama sa aming paglalakbay, tara ka syudad, adto ta!